Lovelessness might be loosely defined as lack or absence of romance. At yun ang context natin ngayon. Hindi yung parental love, hindi yung friendly love, kundi yung romantic love. In other words, lovelessness as walang romantic partner. Ang message, pa rin ay mahalaga yung love life ng mga tao at importante na pinapahalagahan natin kung ano yung mahalaga sa ating kapwa. Pag-usapan muna natin yung lovelessness type A, yung wala talaga. No? Kasi yung lovelessness type B, na pag-uusapan din natin, meron naman pero parang wala rin. No? So ang pag-uusapan muna natin, yung talagang wala, zero. Yung walang papa, walang mama. 1 Corinthians 7:1-9, sabi ni Paul, "Now I will answer the question that you asked in your letter. You ask, is it best for people not to marry? Well, having your own husband or your wife should keep you from something immoral. I wish that all of you were like me." Paul was single, you know. "But God has given different gifts to each of us. Here is my advice for people who have never been married and for widows. You should stay single, just as I am. But if you don't have enough self-control, then go ahead and get married. After all, it is better to marry than to burn with desire." Si Paul dito, hindi siya nagbibigay ng hard and fast doctrine. Nagbibigay siya ng isang informed opinion of a very godly person. Kasi si Paul, pag nagtuturo yan, may sinasabi siyang, "Itong sinasabi ko sa inyo, galing talaga ito sa Diyos, ha? Meron kung isa siya sinasabi, ito galing lang ito sa akin. Opinyon ko lang ito." Nilalabel niya yon. This one, hindi niya nilabel. But because this kind of teaching is not supported strongly anywhere else in Scripture, we like to think that it is a godly opinion, but nevertheless, still an opinion, and it cannot be made into solid doctrine. What is important to notice here, brothers and sisters, is that the people of Corinth were writing. Pagka ba nabiyuda na, dapat ba mag-asawa or not? Talaga bang dapat na kantsawaan at ipagtula ka mag-asawa yung mga nasa edad na hindi pa nag-aasawa? Sabi niya, alam niyo, kung ako kayo, kung hindi rin lang kayo naglalagablab sa pagnanasa, no? At kaya niyo lang mabuhay ng wala niyan, mabuti pa tularan niyo na lang ako, single forever. Sabi niya, pero kung wala kayong control sa buhay, single nga kayo, pero kung kanina-kanino kayo nakikiangkas, eh mag-asawa na lang kayo para tahimik ang buhay nyo. What we see here is that Paul survived lovelessness. Remember, lovelessness is romantic love, ha? Kasi laging yung godly love, meron lagi yan. Paul even recommended that singles remain so. This is not the ideal. But this is at least exemplified. Hindi ito ideal, ha? Hindi ito must. Hindi ko mo sinabi ni Paul, eh lahat tayo ngayon ay susikapin natin gawin yun. Sabi niya, meron sa inyo cut out for marriage. May mga taong parang baging, hindi makakatindig ng hindi nakapulupot kung kanino. So sabi, kung baging kayo, di pumulupot kayo. Pero may mga taong pwedeng nara, mag-isa tumatayo. I mean, ganun. So kung kaya nyo yan, less complication sa buhay. No? So it is not the ideal, but at least Paul showed that it was doable. Pwede. That it was even feasible na may advantages yon, and he even recommended it in certain contexts, especially for those who can serve God much better without a romantic involvement. In other words, a sacrifice ka kung talagang gusto mo, pero sinunod mo pa rin yun. Kaya nga naman may mga ibang religious vocation, di ba? Nagmamadre, nagaganito, hindi sila nagkakaroon ng benefit ng romantic love dahil sinasabi maglilingkod daw sa Panginoon. This is one of the applications of the religious groups sa teaching na to. Rightly or wrongly, they applied it that way. The major lesson here, brothers and sisters, is that people can survive lovelessness. People can survive romancelessness. Yun naman kasing iba, tatatlong linggo pa lang na walang papa, tatalo na sa tulay. Naglalakad na ng tulala, no? Hindi na mapakali at para mapag-iiwanan na ng panahon. Yung iba naman, dahil nag-end ang kanilang relationship, abay gusto na rin magpakamatay. Marami tayo nakikitang ganyan. Kung bisa nakikita nyo, may lalaki pa, nado sa ibabaw ng matataas na mga sabitan ng mga billboard sa EDSA at tatalon dahil yung girlfriend niya, iniwan siya. The end of a romance is not the end of the world. Dapat malinaw yan.
Kung nakahiram ka ng romance sandali at tapos nagwakas, abang una mga tupagin, magpasalamat ka sa Diyos at nakahiram ka kahit sandali. At ngayong nabawian ka na, eh huwag ka magtampo o magalit sa Diyos. Ang problema ng loveless, hindi ko minamaliit, pero mild. Naiinip, nalulungkot, nananabik, nangungulila, diba? Pero hindi ka nagka-crisis level. Ang nagka-crisis level, yung may love and romance. Kahit kailan, hindi ka magka-crisis kung dahil ang loveless ka. Parang kulang, matabang, matamlay, pero hindi ka talaga yung halos agaw buhay. Hindi mangyayari sa yan. Ang nag-aagaw buhay, yung may kapartner talaga. Tapos nagkaroon ng biglang rapture, biglang nagkahiwalay, biglang kinaliwa siya, biglang nagkaganon. Yan talaga ang parang natureteng trumpong nagpapaikot-ikot na walang pupuntahan. Pero wala pa naman nagkanda, ikot-ikot na ganun dahil lang naiinip o nalulumbay. Between the two, considering the extremes of the emotions, mas protected nga yung loveless. And remember that absence of romance should not mean absence of life. Huwag dapat laging ituon ang pansin sa ganun. In fact, the absence of people in one's life can make the presence of God more pronounced. Hindi ito pa consuelo de bobo. Pero talagang pag wala ng tao dyan na nagmamahal sa'yo, lalo mong nare-rediscover ang Diyos. Marami nga pag may nagmamahal sa kanila, nakakalimot eh. Nalilibang. Nagkakaroon ng idol at idolatry. No? Pero yung talagang wala at wala na, bigla mo maalala, ay salamat, may Diyos naman nga pala. Kasi yung lovelessness nga na sinasabi natin, romance lang, but in terms of love, you cannot really be loveless because God loves you. Because God loves us. Nobody is loveless. Pero pwede siguro romance-less. Psalm 68:5-6. Our God, from your sacred home, you take care of orphans and protect widows. You find families for those who are lonely. Kita niyo ang pagpupuri sa Diyos? Galing sa iyong banal na tahanan, inaalagaan mo ang mga ulila at mga balo. Kasi mga balo, siyempre, considered din single, loveless. Sabi ko nun, inihahanap nyo ng angkan ng pamilya yung mga nalulungkot at walang kabilangan o walang masalihan. The teaching here is very, very clear. God helps the loveless, the partnerless, the homeless. And in a very sweet way that only those who are really utterly loveless can experience, God becomes your love and partner and home. Although not in a romantic way, of course. Kaya hindi pwedeng maubusan ng tao ng matatakbuhan. Hindi mawawakasan ng lahat, hindi ka mawawala ng pag-asa dahil lang nagwakas ang isang romance, dahil hindi na magsimula kahit kailan, inip na inip ka na. So kung ang Diyos ay matulungin sa mga single, sa mga loveless, so should God's people be? Dapat din ang mga anak ng Diyos matulungin dun sa mga loveless, sa mga single. James 1:27, religion that pleases God the Father must be pure and spotless. You must help needy orphans and the widow. And of course, you must keep yourself unstained from the sins of the world. The verse continues to say. So ano daw ang tunay na relihiyon, dakila, kaakit-akit, kahanga-hanga sa mata ng Diyos, hindi pagmememorya ng verses, bagamat maganda. Hindi attendance sa mga church activities, bagamat useful and beautiful. Kundi paglinga, pagkalinga sa mga loveless. Yung tatakapan mo kahit papano yung malaking kulang sa buhay nila. Pupunan mo yung kulang ng dapat sana'y nandun, pero wala. In terms of protection, in terms of provision, in terms of attention. Isang malaking ministry ang mag-minister sa mga singles. Now, the Bible also tells us, the Lord in fact himself tells us, that some people are cut out for singleness. May mga tao daw na talagang sadya na pang singleness. Matthew 19:11, the Lord says, Jesus told them, only those people who have been given the gift of staying single can accept this teaching. Some people are unable to marry because of birth defects or because of what someone has done to their bodies.
Others stay single for the sake of the kingdom of heaven. Anyone who can accept this teaching should do so. Isa ito sa mga pinakamahihiwaga and least discussed teachings ng Panginoon. Ang sinasabi dito ng Panginoon, may mga tao talaga na hindi akma, hindi bagay, hindi tugma sa pag-aasawa dahil sa mga kadahilanan na nung ipinanganak pa sila nandun na. Sabi sa verse 12, because of birth defects or because of what someone has done to their bodies. Ang tinutukoy dito yung mga eunuch. Nung araw kasi may mga lalaki na pag 9, 7 years old kinakapon para sila ay maging tauhan ng mga reyna at mga prinsesa at hindi nila siyempre magalaw o magka-interes sila sa mga reyna at prinsesa. They are the eunuchs. They are not capable of sexual reproduction and even of sexual intercourse. So, sabi, something was done to their body, so definitely they will not be cut out for marriage. Pero sabi naman iba, because of birth defects. Yung iba kasi in-oversimplify nila yan, yung mga issues ng pagpapakasal. Sabi, siyempre, lalaki, babae, magpapakasal, mag-iibigan sila. Eh, what do you make of people who are born as hermaphrodites? Alam niyo mga hermaphrodites, pareho silang may sexual organ, male and female. O sisisihin niyo ba sila? Kasalanan ba nila yun? Kaya sabi ni Lord, meron naman talagang sa birth pa lang, kahit hindi sila hermaphrodites, yung composition nila hindi talaga tugma na pang-marriage. So huwag niyo silang pilitin. Those who cannot accept and who do not wish this for themselves should at least let others do so. Kaya ang sabi ni Lord, no? Only those people who have been given the gift of staying single can accept this teaching. Ibig sabihin, those people who have been given the gift, the capacity, and the nature to understand how it is to remain single and not have to need marriage, only they will understand it, because those that are cut out for marriage will find it abnormal that some people are not getting married. Kasi sa kanila, the normal thing is to get married. So, ang makakaintindi lang niyan, yung talagang nilikhang ganyan na rin. So, ang mahalaga ngayon sa mga taong cut out for marriage, magpasalamat ka, wala kang birth defect, wala kang birth issues, wala kang inborn issues, so you are cut out for marriage, magpasalamat ka, enjoy it, and be supportive of those who are not like you. Kasi sinasabi yan ang talagang pure religion, to be supportive of people who are needy or who lack things that you have in abundance. So Jesus says that some forms of and some reasons for singleness serve godly agenda. And they serve the expansion of the kingdom of heaven. Ang Lord mismo ang nagsalita nito, pero napakakonti na nagtuturo nito ni bumabanggit. Kasi nahihirapan sila sa topic na ito na medyo unconventional. So as we have said, those who enjoy wedded life and wedded bliss, they should thank God for that kind of life and remain faithful and kind to those who are not like them. Some lessons we learn here. If some people are indeed cut out for singleness, do not overstrain yourself or others just to have a romantic partner. In other words, don't get married just for the sake of doing so. O ipinanganak ka, hermaphrodite, nalilito ka kung sino ba talaga ang attractive sa'yo. Eh, huwag mo nang dagdagan yung malilito pa, sarilinin mo na lang yan, huwag ka na lang muna mag-asawa hanggang hindi ka sure. Ang hirap-hirap naman nung hindi ka sure, pero pinapatunayan mo sa magulang mo, sa lipunan mo, na sure ka, sa mag-aasawa ka, tapos after 2 or 3 years, eh magkakagulo din lang at maghahalo ang balas at tinalupan, may mga nadamay pang tao. Unless you're sure, it's not a good idea to get married. Especially if you're not physically, emotionally, socially, psychologically, or spiritually into it. Pag hindi hiyang, pag hindi likas, hindi ukol. Pag hindi ukol, hindi bubukol, sabi ng matatanda. Huwag pilitin. Do not bind yourself for another person just for appearances. Tuwad sa pagpapakasal, or you want to appear moral and pure, eh nabuntis ka na ngayon, so magpapakasal ka na lang dahil nagkaganon. Diba? Kahit na kung sino na lang yun, hindi ka naman sure sa kanya. E di, na-damage ka na. One, you are impregnated outside of marriage. Two, you have to get married to someone you are not sure about. And three, you might have to separate from this person. And four, you will no longer be free enough to marry the one whom you really like when that person comes along.
So itutuwid mo ang isang mali na isang pagkakamali, sobrang ring nababaloktot. Do not get married just the same face. Lagi may nagtatanong sa akin, Pastor, yung pong anak namin, 3 months na, ipapakasaluban namin. Kung nag-iibigan ba yung dalawa, hindi nawa sure yung mga yan. Hindi pala sure sila, bakit nyo naman ipapakasali? Kasi nakakaya sa mga kapitbahay. Sabi ko, kahit naman ipakasal nyo yan, pag nanganak yan, magbibilang din siya, 6 months pa lang nanganak na. Machichismis pa rin yan, di ba? Tsaka kahit machismis yan, next week may ibang dalagang buntis na naman doon sa kantod. Sa kanya nalilipat yung camera, mawawala na doon sa anak nyo. So, makakalimutan din siya ng chismis. Pero ipapako nyo siya sa isang buhay ng pagdurusa para lang makaiwas ang chismis. Parang hindi ako komportable sa ganong mga bagay. Do not get married just to project an image. Meron na mga lalaki, hindi naman sure kung gusto nga ba nila magpakasal. Tapos, para lang patunayan, magpapakasal. Siyempre, paano ka naman matagal magpapanggap? Gano'n ka pwede magpanggap na matagal? Diba? Habang panahon ba yun? So, lumalabas at lumalabas. Yan totoo, mapag-uusapan ka rin. Mabuti pa, pag-usapan ka lang maaga kaysa sa dulo. Kasi maraming taong nasasangkot. Do not risk a lifetime just for an urgent relief. Relief from pressure. Kasi buong buhay ang nakataya. Sagrado ang buhay. Kahit ang buhay, imperfect. Kahit yung taong may-ari ng buhay na yon, imperfect. Sacred yung life niya. Hindi mo pwedeng i-sacrifice yon just for the sake of appearances, just for the sake of tradition, or expectation of people around. Because the individual who owns the life has the duty and the privilege to live that life to the fullest. Kaya dapat yung mga pressure na yan, palayain natin ating mga sarili. Kasi hindi pwedeng ganun. Now, do not pressure others to have a romantic partner or to get married. Lalo't hindi pa panahon. Baka naman pwedeng mangyari, kaya lang hindi pa panahon. Minsan parental or social expectation or pressure or personal denial. As we have said, do not push, especially if there are signs or hints of personality or gender orientation issues. Malaking issue yon, kaya hindi pwedeng babaliwalain. Importante na ginagalang natin kung ano yung kalagayan, especially at the moment. There's a danger of over-eager or premature testimonies. Halimbawa ng mga tao, kumisan, nagkakaroon ng mga sobra tayong expectation. Halimbawa, mayroon isang gay person na biglang naging born again, magte-testify agad, I was formerly gay and now I'm straight. No? Speak for yourself. But when people expect that from everybody, it becomes very oppressive. Especially if your restoration, if the transformation is a process. And processes usually take long. Sometimes it takes a lifetime. But there are people who give quick and false assurances that it's good for everybody, that it's a formula for everybody. It becomes oppressive. An instant reorientation in anything is a very, very big promise to make and to keep. This is oppressive, even to those making the promise. Para rin yung kumisan, pag sikat ka, artista ka, bigla ka na born again, pinagtetestify agad, ikaw nang change life mo. Hindi mo na-sustain. After 3 months, na-fall ka, nalagay sa dyaryo, yung the same taon, hallelujah, hallelujah, nung nagtetestify ka, will now condemn you. Mahirap yung testimony business, kaya hindi tayo mahilig magpa-testify. Yung nagtetestify, napapako. The weather is not the same every day. Your spirituality, the conditions around you might be very conducive now for a very high level of spirituality, but you don't know if that's the same 3 months from now. We are as good as our last victories and failures. Kaya mahirap yung ipinapako ang mga expectation, no? Kailangan hindi lagi nalang nagsasalita ang tao at gine-generalize para sa lahat yung personal niyang karanasan. Now, do not make the partner less uncomfortable or out of place. Sa mga social situations, yung mga takles ang kamag-anak, tuwing may kasalan na lang, tatanungin yung old maid, ikaw kailan? Akala mo, lalo kung yung tao, gustong-gusto niya magkaroon ng asawa, pinaparusahan mo siya. Diba? Gusto ko nga nasaan? Bigyan niyo ako, nasaan? Diba? Ikaw kailan? Mga tao kasi mahilig magsalita ng may mag-asawang hindi magkaanak ng 3 taon na laging, kailan kayo makakabuo? Hindi ba gusto mo siyang ilibing ng buhay?
Kung merong gusto makaboy yung mag-asawa, bakit nakikialam yung mga tao lagi, oh kayo, baka naman di kayo marunong, blablabla. Yung mga nonsense na mga walang katutura mga salita ng mga tao. Lalo nagpapahirap ng loob sa mga nahihirapan na nga. We should be sensitive. Kung gusto ng tao mag-asawa, haharurot yan. Kayo iba, 13 pa lang, nag-aasawa na eh. Gustong-gusto. 17. Ngayon kung 45 na, hindi pa, huwag mong pakialaman. Baka ayaw. O baka wala lang sa mood. O baka walang naliligaw. Anong gagawin mo sa kanya? Kaya dapat hindi pinagtatanong yan. Gawin nyo yan na isang covenant sa inyong pamilya. Walang tanungan kailan ka. Di ba? Yung mga magulang habang bata, naku, huwag kayo magpapaligaw. Tapos pero pag above 30 na, naiinip na, ipinaparipa na, may kasama ng plancha at mga kaldero. Mabili na lang ang anak. But it is oppressive. Kung gustong gusto mo, tapos walang mangyari, may nagtatanong pa sa'yo na dadagdagan yung hirap. At kung ayaw na ayaw naman, may nagtatanong, diring-diri ka sa tanong. Diba? Eh, ayoko eh, pinapantal ako. Ba't yung ba ako pinag-aasawa? Diba? Bakit nyo ako pinapakialaman? So we should be very sensitive, no? Social situations, mga seating arrangements. Meron kang seating arrangement, puro couple, tapos may biglang isang siya lang yung single sa mesa. Parang yung sinabing you don't belong. Importante sa social mix. Kahit sa mga singles fellowship sa mga churches, the singles fellowship can easily reduce to become just a dating club. Na parang ang goal mo, mawala ka na sa singles fellowship agad, makakita ka ng matitiklo mo doon sa singles fellowship, mapakasal kayo at malipat na kayo sa couples. Kung ikaw ngayon, isang single person na hindi ka cut out for marriage, sa kasasaling fellowship, kung alam mong puro walang inatupag yung mga tao sa singles fellowship kung hindi maghanap ng kadate, saan ka ngayon ilalagay? Then people fall in the cracks. Huwag tayong malibang kung 90% of the people in the church are being ministered to according to their reality, according to the truth of their life. Eh kung may 10% na hindi namiministeran. Yung mga women halimbawa na unmarried, tapos napipilitang sumama sa women's fellowship, tapos ang mga topic tungkol sa mga husband and wife relationship, blah, 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 anong gagawin nila? Diba? These people fall in the cracks. And you must notice that the attention of the Lord Jesus was not on the majority who are happy and normal, but to those who fall in the cracks, the outsiders, the lepers, the sinners, the tax collectors, the outcasts, yung mga walang description, yung mga hindi kasali, yung mga puwera, yun ang inipon niya at yun ang kanyang labis sa minahal. Dapat ka na din ang gawin ng church at ng mga church people. You don't always just minister to the loud majority, but you listen to those who are voiceless. Because centuries sometimes of tradition and centuries of neglect and centuries of minimalization have taught them to be just silent. Kailangan sensitive ka doon. This is the spirit of Jesus Christ. Sensitive sa mga puwera, sa mga hindi kasali, sa mga kawawa, sa mga hindi maintindihan. So, kahit sa mga church fellowships, sensitive dapat sa ganon. And say no evil. Ano yung mga say no evil? Yung sinasabi natin, o kailan ka? O ikaw, kailan naman? Mga ganyang mga tanong. Magtanong kayo ng iba. Saan pa pinakulay ang buhok mo? Diba? Saan ka nakabili ng magandang lote? Marami namang naitatanong sa buhay, no? Pero yung ganong tanong talaga, napaka-unkind. Stop asking. In fact, you not even ask. And do not be over-solicitous. O ikaw, ito, kuwawa naman ito. Wala naman itong kasiping sa mga malalamig na gabi. Padala mo ng unan. Diba? Ay, anong magagawa mo? Walang katuturan yon. Stop criminalizing singleness and aloneness. Isa pa dito na lagi yung mga tampulan ng biro, mga byuda. You know, next, more difficult to being single all along is to have had a husband or a wife and then maging widow or widower. Lagi nila ikaw tampulan din ng mga biro, no? At yung mga dirty old men, walang ginawa kundi kindat-kindatan ng mga byuda. Yung
parang akala mo laging lahat ng byuda ay marupo. Lahat ng byuda ay talagang hinihintay lang matisod sila sa asama na. Maraming lalaki ganun ang attitude sa mga byuda. Napaka-condescending. We must be sensitive and respect widows. No? Kasi kung gusto naman nilang ilagay yung place nila, sarili nila in the market, they can and they will. You don't need to push or pull them. Total free naman sila legally and morally. O kaya overly strict tayo sa byuda. Yung mga anak, naku, hindi na namin pagpapayagang mag-asawa si mami na na-byuda. 37 pa lang mga anak, yung nanay nyo. 42. Sana man ang 97, baka pwede na, sige. Pero kahit mga 97 at gusto niya, bakit yung pipigilin? Selfie sa mga anak. Sasabihin, ibibigay ni mami yung mga kabuhayan namin sa mapapangasawa niya. Eh, kakamutin nyo ba naman yung makukang niya kung kumakati? Diba? Aabutan nyo ba siya ng kape? Masusuyo-suyo ba kayo? Hindi naman. Eh, maano naman, pamanahan din yung masasandal-sandalan niya na si Bogart. Diba? Eh, kung yun ang nagpapasaya sa kanya, mapapasaya nyo ba yung nanay nyo? Samantalang pag-uwi na kayo, may mga asawa kayo, tanak, kanya-kanyang buhay, yung nanay nyo, tapos pinagdadamutan niya, lumigaya. Diba? Kasi gusto nyo, kayo ang magmana nung mamanahin. Kaya selfish ko minsan. Sabi na, si mami naman eh, parang nasisira yung wisdom niya sa kanyang romance. Eh, lahat naman talaga nai-inlove, nagagagan ng konti, di ba? So, hindi ka naman pwedeng sobrang talino, tapos may in-love ka. Yung mga sobrang talino, hindi na in-love. So, you allow people because people have needs. And once again, it's related to the sacredness of life. This woman, even though she might have eternal life in the presence of Abraham, has only one life here on earth. And if she didn't live it to the full, if she didn't have all the happiness that's available to that life, kulang at nalugi siya doon. Mahalaga igalang natin yon from the point of view of the person who has the life that must be lived. So do not prey on vulnerable widows or lonely singles. Huwag pansamantalahan yan. May iba pang pagsasamantala sa widow na ginagawa ng mga religious people noong araw, kinriticize ang Panginoon. Mark 12:40, but they cheat widows out of their homes and pray long prayers just to show off. They will be punished most of all. Ito yung mga religious people na kinukumbisa yung mga byudang i-donate ang minana nila sa church. Sabi, padasal-dasal pa sila makakaba, ang intention lang naman nila ay makuha yung mga naiwang kayamanan doon sa byuda. Sabi, grabe ang punishment sa mga ganyan, mga nagsasamantala. Now, do not cause singleness or widowhood by wrecking homes. Kanina, pinag-uusapan lang natin how to be kind to the single and to the widow. This time, huwag kayo ang maging cause na may naging single tuloy, dating married, kasi naagaw niyo yung partner niya. Do not create a gap between a husband and a wife to the point that one of them becomes yours and the other one becomes a single again. Hebrews 13:4, have respect for marriage. Always be faithful to your partner because God will punish anyone who is immoral or unfaithful in marriage. Respect someone's marriage. Huwag na huwag kayong magiging dahilan para yung mag-asawa magkahiwalay. Huwag na huwag mangagaw. Kung gusto ng Diyos na magka-partner kayo, napakarami pang single na tao. May 6 na bilyong tao sa planeta. Hindi nyo kailangan mangagaw nang may ka-partner na. Akala nyo lang wala na kayong matatagpo ang ganun. Marami nun. At kahit wala, edi pasensya kayo kasi may nauna na. Kailangan iginagalang natin yung marriage sa mga tao. Kahit na yung isa na doon sa married na yun ang lumalapit sa'yo, ipagtulakan mo pabalik sa asawa niya. That's a godly thing to do. Kahit gusto mong kabigin mo ng dibdib, itulak mo pa rin kasi hindi yun ang tama. Maunawain ka sa nagkakamali, maunawain ka sa mga those people who fall in the cracks, maunawain ka doon sa mga hindi normal, pero huwag ikaw ang pagsisimulan ng gulo. Kailangan strict ka sa sarili mo at ikaw ay maluwag sa ibang tao. Now, yung pinag-uusapan natin type A, yun yung wala talaga. Pag-usapan natin yung lovelessness type B, yung meron pero parang wala. May asawa kayo pero malayo, type B kayo. Diba? May asawa ka pero OFW siya, OFW ka. O may asawa ka pero yung asawa mo unable or disabled to be romantic. Ito yung type B. Meron pero para ring wala. 1 Corinthians 7:1-5,
Now, I will answer the questions that you ask in your letter. You ask, is it best for people not to marry? Well, having your own husband or wife should keep you from doing something immoral. Husbands and wives should be fair with each other about having sex. A wife belongs to her husband instead of to herself. And a husband belongs to his wife instead of to himself. So don't refuse sex to each other. Unless you agree not to have sex for a little while in order to spend time in prayer, then Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. The contemporary English version calls a spade a spade. Wala na mga paligoy-ligoy, yun talaga yun. Clear, diretso, naiintindihan tuloy agad. Ang sinasabi niya, babae ka, may duty ka sa asawa mong lalaki, don't refuse. Lalaki, may duty ka sa asawa mong babae, don't refuse. Unless, pinagkasundoan nyo, o magpe-pray tayo ng isang linggo, ha, so ang Diyos lang ang pagtutunan natin ang pansin, mag-aayuno tayo mula sa lahat ng bagay. Pero sabi niya, but come together again quickly so Satan cannot tempt you. Walang pagod ako. Huwag mong ubusin ang lakas mo maghapon, tapos sasabihin mo, pagod ka. May asawa ka eh, may duty ka na hindi mapagod. Di pa minsan-minsan siguro pwede, pero kung lagi ka nalang pagod, aba, hindi mo pinaprioritize. Sabi dito, duty mo yan. Mabuti sana kung ang tingin mo sa kanya ay privilege. Pero kung ayaw mo siyang tingnan ng privilege, at the very least, it is a duty. Yung mga babaeng hindi na pagbigyan mag-shopping o pabili ng refrigerator na bilog, masakit ang ulo ko. Walang sakit-sakit ang ulo, may duty ka. Di ba? Kaya ka nga asawa eh. Sabi mo, tungkulin kayo para hindi maakit pa sa iba at na magkaroon pa ng ibang mga tukso sa buhay yung asawa nyo. Serious mo dapat na tinitake yung mga bagay na yan. Hindi lang yan privilege, duty rin. So, survive this form of lovelessness by serving each other's needs. Whenever, however, possible. May mga nagtatanong pa po sa akin, Pastor, maghiwalay po kaming mag-asawa. Ang tagal-tagal ko na pong nasa abroad, pwede ba kami mag-video chat? Sabi ko, aba, ikaw'y kakaligayan niyo ba? Mag-asawa naman kayo? Pagbabawalan ko pa ba kayo? Kesa naman maglagablab kayo sa pagnanasa at wala kayong mapagmunto na ng mga init ng inyong mga bulalo? Eh, ano naman? Kasi meron doon nagsasabing, huwag, mag-asawa na nga kayo. Everything is permissible in the marriage bed, for goodness sake. Yung iba kasi pagka-religioso at biblical, mag-asawa na nga, napakarami pa rin tsetsibureci at bawal. No? Hindi na Diyos na nagbabawal yan. All you have to do is look at your anatomy, and God has placed in your anatomy all the right nerve endings in the right places para kayo makilite. So, sinong gumawa ng katawan nyo? Ang Diyos. Tapos mamalisyahin nyo yun? Basta in the context of marriage, it's acceptable. Kaya masyadong religyoso, di ba? Maging spiritual. Look also at the law of nature because God is the author of the law of nature. Do not demonize your desires. Do not demonize your pleasures, especially if it's in the context of marriage. Kailangan ng mga pati mga mag-asawa makalaya na sa napakaraming mga gapos na inilalagay ng simbahan. Hindi Diyos ang naglalagay. You must always isolate what God teaches and what the church tradition advocates. So kailangan gumawa kayo ng paraan para magkaroon kayo ng mga hindi naman ipinagbabawal ng Diyos na kasiyahan sa buhay. Survive this form of lovelessness by setting limits to absence or separation, unavailability. Kung may out of town trip si Mr., hanggat maaari, no more than 2 nights. Sa 3rd night, gumaganda na ang chambermaid. Gumaganda na ang receptionist. Sa 4th night, pati magbabalot, gumaganda na. Okay? Although marami naman magbabalot, nalikas talaga maganda. Pero hindi mo tinatagalan yan. Kaya ang problema nga ng mga OFWs, ganun eh. Paano kaya kami, Pastor? Sabi ko, alam mo, para sa akin, hindi ko naman i-impose sa inyo ang aking pananaw. Kahit kayo medyo mahirap, pero magkasama kayo, mabuti na yun. Kaya sa mga luho ang buhay nyo, magkahiwalay naman. Magkasawa ka pa, magkahiwalay din naman. So kung meron kang immediate need, kailangan bayaran, utang, o sige, gawin sandali. Pero meron kayong usapan, hindi tayo matetempt, ha? Huwag nating habaan. Kasi dapat ang mag-asawa talaga magkasama.
Kaya napakalaki rin ang pagkukulang sa atin ng ating bayan, ng ating gobyerno, na hindi tayo mabigyan ng mga provision na ang mag-asawa hindi na kailangan maghiwalay pa. Pero palagay ko, kahit para isong ekonomiya sa Pilipinas, marami pa rin mag-abroad kasi talaga mahiling mag-adventure ang mga Pinoy. Hindi lang dahil sa pangangailangan, mahilig talaga. So isama nyo, bitbitin nyo ang asawa nyo. Yung iba naman, magkasama na, magtatanong pa sa akin, medyo malaki po ang gastos namin, pauwiin ko kaya sa Pilipinas si Mrs. Kung magtigil ka, magdiyan kayo. At least magkasama kayo, nag-asawa ka pa. So kayo, mga hindi pa married, huwag nga kayo mag-asawa kung nasa plan nyo yung rama, hindi rin kayo magsasama. Ba't ano pa? Mahalaga, pinapahalagahan yan. Kaya kami partner para hindi ka na mag-adultery. So it's doubly wrong to commit adultery when you already have a partner. Well, it is wrong to do that when you don't have a husband or wife. It becomes doubly wrong. May asawa ka na, wala ka ng excuse. Kaya dapat yung mag-asawa nagkikreate ng teamwork, how you can get the maximum happiness from your partnership para hindi na maghanap ng iba. May mga asawa rin naman kasi daig pa ang madre superiora sa higpit, ang dami-daming arte. Di ba? So yung husband tuloy, napipilitan pa maghanap sa labas. Kasi napakaraming orasyon ni Mrs. Kailangan, syempre, iniisip mo yan, ayaw na duty. If it is not a privilege, it's a duty. And of course, how do you survive? By relying and depending on God. In all cases. Mas malakas ang presensya ng Diyos sa ating buhay, mas konti ang mga kulang at gaps na kailangang ihanap pa ng pupuno. Psalm 45:42-5-6, why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Now I am deeply discouraged, but I will remember you. So sa loveless, sa romanceless, put your hope in God. Remember God. Hindi ito panglibang lang. Meron itong malalim na katotohanan. Pag sineryos mo ang relasyon mo sa Diyos, kumisa nga kahit asawa mo, magmumukhang abala pa. Magmumukhang excess baggage. Pag punong-puno ka ng Diyos, gusto mo puro Diyos, kahit anak mo, kahit nanay mo, kahit sino, parang kahit wala sila pwede. Kasi dapat ganun ang tao. Na pagka maganda yung relasyon mo sa Diyos, bagamat mas dagdag na may mga relasyon ka sa tao, pero dapat hindi ka parang sobrang kulang. Although normal na nararamdaman mong may kulang, kaya nga si Adan binigyan ng kasama sa buhay, kahit pa nga may Diyos. Pero punuin natin ang presensya ng Diyos sa puso natin. Lalong-lalo kung alam nyo na nangungulila ka, nalulungkot, nalulumbay, natetempt, all the more that you should fill your heart with the Spirit of God. So survive lovelessness. Sino man sa inyo ngayon dito ang loveless, huwag kayo mag-inarte. Kaya nyo yan. Kung nyo sabihin, hindi ko kaya. Kaya mo yan. It's a decision. And you can do all things through Christ who gives you strength. No? Although, mas masarap nga sana kung magkaroon ka ng kapartner, kung yun ang gusto mo. Pero habang wala, live life. Lovelessness need not be a big issue or handicap. No, do not be shortchanged. Hindi naman kung magustong-gusto may isang tao, halos gumulong ka na sa kalsada, mapansin ka na lang. Igalang mo sa sarili mo, kahit may gusto ka, lalo't ayaw ka. Kasi pag gusto mo siya at ayaw ka niya, nandidiri siya sa'yo. Kahit ikalat mo yung sarili mo dyan, lagi kang gumagawa ng paraang dumikit, matapilok. Wala, naiinis siya sa'yo pag ayaw ka. Lalong wala-walang ka ng pag-asa. Pag alam mo nang ayaw ka, pinagdidikdikan mo pa yung sarili mo doon. So at least may matiraman lang sa'yong dangal. Diba? So mga kapatid, kahit gustong gusto nyo isang tao, pag ayaw sa inyo, magtira naman kayo ng galang sa sarili. Kasi anak tayo ng Diyos. Our body is a temple of the Holy Spirit. Our spirit is one with the Spirit of God. Hindi bagay na nare-reject-reject tayo dahil sobra tayong garapal kung lumapit. Lalaki ka o babae, konting pino, konting pagtitimpi. Kasi kung gusto ka ng tao, lumulok sa yung dugo niya. Hindi mo siya kailangan akit-akitin. Siya mismo ang lalapit sa iyo. Kaya haba kang parang mais na gusto mong tukayin ka ng manok, di ba mas masakit kung hindi ka pa hatilo ka, nakakalat ka na? So kailangan igalang mo yung sarili mo. Dahil yun ang gusto ng Diyos, be dignified. Kasi meron naman talagang obvious na obvious, no?
parang bulating namimilipit na kinakagat ng pitong langgam, yung nandito yung crush niya. Crush? Eh, 37 anyos ka na. Crush! Ibagay-bagay mo naman yung arte mo sa yung edad. Diba? So, importante, siguro magbigay ka lang ng konting payuwating ng presence mo. Pero huwag mong masyadong i-hard sell lang yung sarili. Lalaki ka man o babae. Kasi, mas nagpapakababa ka, lalong nawawalan ka ng pag-asa na magustuhan. Importante. And then, get on with life. Get alive. Because you have romance, get alive in spite of not having romance. Now, kung kayo naman yung punong-puno ng pag-ibig, sabi nyo, hindi naman para sa akin yung topic, but you're still part of the solution. Because sometimes, sa inyong pagiging puno, nagiging insensitive ka tuloy. Tinitake mo for granted yung nararamdaman ng mga taong walang ka-partner. Thank God that you have romance. Thank God that you have a romantic life. But be kind to those who don't. Like Jesus, be understanding, be nourishing, be accepting, and be supportive. Help the loveless survive. Yan ang ministry mo. Pasalamat mo sa Diyos na ikaw ay may love, tinutulungan mo na yung wala. So kung minsan gumagawa ka ng mga event, halimbawa alam mo, Noche Buena, marami kayong mga kamag-anak na mga single, walang mga pamilya, pwede ka naman mag-invite, o sige, marami kayo. Hahaluan mo rin ang ibang mga married people para hindi naman mukhang pang kanila lang yun. In other words, you invent events so that they could be part of your family. Nourishing. Ganyan yung sila Priscilla and Aquila kay Paul. Paul was single. Si Priscilla and Aquila, walang ginawa kundi invite din sa bahay nila si Paul. Pakainin, suportahan, samahan sa lahat ng lakad. Ministry nila. Alam niyo si Paul ang daming nagawa kasi may Priscilla and Aquila. Kasi may couple, usual, normal couple that supported this unusual, overage, single worker called Paul. Marami siyang nagawa dahil may mga nag-support sa kanya. So, pasalamat tayo kung hindi tayo nangangailangan ng support, then let's be the ones to give it. Don't judge people. Don't measure people according to what has been, according to tradition, or according to what is conventional. Every person is unique. You don't make a person conform to any mold because every person is unique. Let the love of God be enjoyed by you if you are loveless, and let the love of God flow through you if you have this romance and you can be more supportive of those who don't. This is Christianity in motion. This is high religion. Ama namin, salamat sapagkat kayo yung Diyos na maibigin at nauunawaan niyo ang lahat ng bagay. That even the Lord Jesus in his unmarried state in this earth, O Lord, understands how it is not to have a romantic partner. Turuan niyo kami, Lord, to be sensitive kung kami yung may mga partner. At kung kami yung wala, sa iyo kami umasa. Umanap kami ng mga ibang human partnerships that are not romantic but nevertheless fulfilling, nevertheless supportive and nourishing. At umanap kami ng mga ibang mga causes sa buhay instead of just focusing on this. Mga kapatid, sa ilang saglit, pagbulay-bulayan na natin sarili nating buhay, tayo ba'y nangangailangan ng support? Tayo ba'y pwede mag-support? Ano ba ang pagkukulang natin sa mga tao nasa paligid natin? Baka meron tayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos at sa kanila. Manahimik tayo sumandali. Lord, sa aming pananahimik, ituro mo sa amin ang mga personal application. Dito mga sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi ni Paul, at sinabi ng iba pang mga words sa Bible, O God. Teach us to have a life with or without a romantic life.